Malino man nanakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, napasa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Luciang Dalaga at Martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya rin aming makitang para sa amin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrireklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo? At tila di pansin ng iyong kaapihan? Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak na agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, pupurihan, abakong sariling buhay. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, iyong kanyang kabutihan. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niya ang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat tayo napapagod, hindi ba? Wala naman siguro ditong tao na hindi napapagod. Pwedeng physically, napapagod tayo. Buong araw ka nagtrabaho, isang mahabang araw, nakakapagod. Minsan napapagod na rin tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Nangyayari minsan sa isang tao na nawawalan siya ng pag-asa at tila'y nakakita niyang sarili niyang pagod na. Kaso nga lang, ang tinuturo sa atin ng mundo ngayon, pag ikaw ay pagod, anong gagawin mo? Sumuko. Yun po yung problema ngayon. Pagpagod, sumuko na daw. Pagpagod, bumitaw na daw. Pero magandang tignan ang ebanghelyo natin ngayon.
At sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Kaya sa kabila ng pagod sa paglalakbay, sa kabila ng pagod natin sa mga problema at suliranin, hindi ho pagbitaw ang tugon, kundi pahinga. At paano tayo bilang mga Kristiyano magpapahinga? Pag nabibigatan na tayo sa ating paglalakbay sa buhay, paano tayo magpapahinga? Naalala ko, sinabi ng isang kaibigan ko, at siya ay tumutugon at tumutulong sa mga tao na may pinagdadaan ng depression, anxiety. Sinasabi niya, dumarating sa panahon natin na pagod na tayo, pero magpahinga. Pero hindi lang physical rest din ang kailangan natin. Ang pagpapahinga din natin bilang Kristiyano ay kung tayo ay bababad sa salita ng Diyos. Di ba minsan pag nagdadasal ka at ibinubulong mo sa Diyos ang lahat ng bigat na nasa iyong dibdib, hindi ba nakakagaan ng puso? Minsan pag naiiyak mo na ang lahat, naiyak mo sa lahat, sa harapan ng Panginoon, binabad mo ang iyong sarili sa kanyang salita, di ba minsan parang pakiramdam mo, parang nawala yung bigat sa iyong dibdib at sa iyong balikat. Magpahinga sa presensya ng Panginoon. At di ba sinabi rin dito ni Jesus sa Ebanghelyo natin, na ang ating pagpapahinga ay tayo ay nag-aaral at natututo sa Kanya. At paano tayo natututo bilang Kristiyano? Sa pakikinig. Sa pakikinig sa Kanyang salita na humuhubog sa atin. Kaya maganda rin sa ating mga Kristiyano, if you feel tired, if you feel you are losing hope, go back to God's Word. Go back to the Eucharist. Open your Bibles again. Bumabad sa salita ng Diyos. Doon tayo makasusumpong ng tunay na kapahingahan. Magpahinga sa presensya ng Diyos na nagmamahal sa atin. Magpahinga sa presensya ng Diyos na nagsasabing, dumito ka na muna, magpahinga ka, hayaan mong palakasin kita ulit. Para sa ganun, pagkatapos ng iyong pahinga, pwede kang bumangon ulit na may mas matibay na pag-asa at kalooban dahil kasama natin ang Diyos sa paglalakbay. Hindi ho solusyon ang pagbitaw sa kapaguran. Pahinga ang solusyon at pagbabad sa salita ng Diyos. Amen. Tumayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin kayong lahat na nahihirapan at may pinapasan at pagiging hawain ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito, idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabigat na pasanin, sa buhay naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan sa isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo, manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin.
ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan. Naway makatagpo ng ginhawa at pagkaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin ng iyong anak na kami ay kanyang pagiginhawain kapag kami ay nahihirapan. Loobin mo na sa tuwin ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanak, kung hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod ba lahat? Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng Panginoong aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Okay, hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan, puon kami, wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod.
kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.